What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Mag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Koro nga pala and welcome back dito sa ating channel. So for today, yung video natin is all about Aptos possible airdrop, which is second airdrop na nila if ever, no? So as may nakita akong post dito galing kay Paisi. So as yung si ito, 48% pala ng APT is about to be airdrop, sabi niya. So at ito is hindi naman siya sure na magkakaroon and hindi rin sure na lahat yan is isang bagsakan. Nakalagay naman dito na ayun nga, 1 year ago, nag-distribute si Aptos ng 3%, which is yung in-airdrop nila dati, no? Dun sa 51% na total allocation na reserve for airdrops. So yung portion daw nito is expected na mag-unlock na siya. So ayun nga, nagkaroon siya ng parang speculation na baka magkaroon ulit ng airdrop si Aptos. So nagawa siya ng guide din para magkaroon tayo ng mga transaction kay Aptos, and if ever mayroon nga silang airdrop, baka sakali maging qualified tayo. So balik tayo sa ating steps. So una nating step, so dapat make sure meron kayong Aptos wallet, no? So hindi to MetaMask kasi iba yung chain na to, so hindi siya nasusupport ni MetaMask, no? So meron tayong Martian, Pontem, Pocha and Petra. So ako gamit ko is Petra. So ito yung gamit ko. So kahit ano naman gamitin nyo dyan. And then for our first steps, yung gagawin natin is gagamit tayo ng Aptos Bridge. So dati ginamit ko na rin to kasi ito is under kay Layer 0 or gumagamit siya ng Layer 0 technology. So ginamit ko siya pang transact kay Layer 0. So head over tayo dito sa Aptos Bridge, and ang gagawin natin is mag-bridge tayo ng Ethereum papuntang Aptos. So ito yan. You can see na-connect is dalawang wallet, which is yung MetaMask wallet ko na nasa Arbitrum Network, and then yung Petra wallet ko, which is for Aptos. So ang gagawin ko is mag-bridge lang ako ng 0.003 kasi ang balance ko lang sa Arbitrum is 0.005. So sana kasya siya pati yung mismong transfer fee. So try natin if magko-confirm siya. So wait natin lumabas yung mismong transaction. So as you can see yan, $6.28, and meron ako 9.55. So kasya naman siya, no guys, so accept natin yung transaction. So if ever kailangan ko ng funds sa Arbitrum, maglilipat na lang ulit ako. So wait natin matapos to. So as you can see, meron ditong estimated time, which is 5 minutes, and usually hindi naman siya inaabot ng 5 minutes talaga. So balikan ko kayo if ever, and sana matapos to agad, no? So para mas mapabilis yung video natin. So yun guys, as you can see, complete na siya and hindi naman natapos yung 5 minutes, so mabilis lang siya. So as you can see, ito yung Petra wallet ko, meron akong 6.3 APT tokens. So nga pala guys, dapat meron akong APT kasi ito yung pang gas fee dito sa Aptos. And ito yung wrap ether natin, 0.003. So ito huwag nyo pansinin yan kasi scam tokens yan. So pag may nakita kayong mga kakaibang tokens sa wallet nyo, huwag nyo siyang pansinin or huwag nyo aksayin ng panahon para mag-interact kasi baka maubos lang yun naman ng wallet nyo. So huwag nyo siya pansinin, and ang papansinin natin is itong APT and itong wrap Ethereum natin or WETH na transfer natin from Arbitrum papuntang APT. So heading back dito sa step natin. So tapos na tayo sa first step. So ang next step natin is yung WETH natin is gagawin natin siyang APT gamit itong Tala.finance. So ito yan yung kanilang website, and as you can see, nakakonnect na yung wallet ko. So ito na yung mismong WETH token ko. As you can see, meron tayong WETH token and wrap Ethereum. And guys, dalawa nga pala yung wrap Ethereum dito sa Tala Finance. So isang Layer 0 and Wormhole. So yung sa akin is under kay Layer 0. So ito yung balance ko, 0.003. And then click ko lang yung max. So pwede naman siyang max kasi nga ang pambayad ng gas fee naman dito is APT. So yan, swap natin siya. And then approve lang natin yung transaction. And as you can see, sobrang bilis lang, no? Swap successful na. So pwede tayo mag-proceed sa ating next step, which is kay Liquid Swap. So ang gagawin naman natin dito is yung APT is transfer natin papuntang USDC or swap natin. So guys, meron ding iba't ibang USDC dito, pero all throughout dito sa aking transaction, take note nyo, ang gagamitin ko is USDC ni Layer 0. So papakita ko naman sa inyo yan. So nga pala guys, may note ako na do not swap all of your APT to WETH kasi kailangan mo siya pang gas fee. So for example, ito kay Liquid Swap, and na-connect na ako.
And then token not registered, so try muna natin. So 0. So try natin 3 APT na lang or 4. Yan, 4 APT. Tapos papunta siya layer 0 na USDC. So try natin tong click yung register USDC and then click natin yung next. So approve lang natin to. So mababa lang yung gas fee dito. And yun nga, ayoko pa rin sobrang sagarin ng sobra kasi baka mawala na ako ng pang gas fee dito kay. So click ko yung swap. So yun, so kasi meron naman ako dito price impact. So mababa naman siya, naka green. So click ko yung swap. So for APT papuntang USDC, makakatanggap ako ng 28.65 USDC na near 0. So confirm ko lang yung swap and approve. And as you can see, transaction submitted and yun lang, sobrang bilis na no. Meron akong balance na 28.65 na USDC. So heading back dito sa ating step. So tapos na tayo dyan. Next natin is kay Pancake Swap. So aptos.pancakeswap. So merong sariling domain si Pancake Swap para kay Aptos. So andito naman sa description yung link. So ang gagawin natin is from USDC, pabalik ng APT. So expected natin is 4 makuha natin or medyo malapit sa 4. Ayan, 3.97. So guys, eto ah. Pag-click nyo itong nasa taas, click nyo yung USDC. May makikita kayong ibang USDC dito pero wala kayong balance doon kasi nga kay layer 0 yung USDC na gagamitin natin. So max ko lang yan, tapos swap natin. Then confirm swap. So syempre, magbayad tayo ng gas fee and confirm natin yan. So kasi network fee sobrang baba lang, no? And maganda rin i-hold si APT talaga, pang bull run, no? If ever naghanap kayo ng mga tokens na gusto nyong i-bug. So yun nga, balik tayo sa step natin. Next natin is kay Houston Swap. So from APT ulit, paputang USDC. So APT, paputang USDC, 4 ulit. And then, layer 0 ulit to na USDC. So confirm swap. Then approve. And guys, sobrang bilis lang talaga kay Aptos, no? So maganda talaga tong chain na to. So next natin, kay Kana Labs, USDC, pabalik ng APT. And as you can see, refresh natin kasi parang hindi niya nabasa yung mismong balance ko. So pag hindi niya babasa yung balance nyo guys, huwag kayo magpanic. So refresh nyo lang yan. Kasi nandiyan naman yan eh, huwag kayo magtataka. Ayan o, na nandiyan yung balance natin. So hindi lang siya nabasa again. So APT, tapos ito, USDC, under kay layer 0. So connect wallet ulit pala, no? Connect wallet Petra. And so kasi na-read na yung balance natin, which is 28.21. Max natin to USDC papuntang APT. So dapat malapit ulit siya sa 4 APT makuha natin. So medyo mabagal mag-load si Kana Labs. So hintayin lang natin to. So kaya pala medyo mabagal siya kasi naghanap siya ng magandang routing. So magsasuggest siya ng magandang routing, which is ito. So hindi ko sure kung ano tong gamit niya dito na route. Basta ito na lang piliin natin, recommended. Then preview. Then confirm or swap. So yun, so yung sinakalagay naman yung routing na ginamit niya is via Setus. So approve natin to. And then ayan, matatanggap natin is 3.9 APT. So close natin yan. And so yung see, dagdagan na and nabawasan na yung USDC natin or nawala. So next naman natin is, ayan, tapos na tayo. So wala na tayong swap. So madami tayong swap na nagawa, no? 1, 2, bridge pala to. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 swaps ang gawa natin plus 1 bridge. So next naman natin is mag-imit tayo ng domain name. So kasi dito kay Aptos, wala pa akong domain name. So Coro NFT. So ito na yung nagamit ko laging domain name, no? If ever mahal siya, huwag na kayo mag-mint. Pero yan, 1 APT lang naman. So around mga $7 siya right now. Kasi I think yung APT right now is $7. No? So register for 1 year. Click ko lang yan. And then approve natin. So maganda itong mga domain name kasi minsan napapadali siya pag kailangan mo mag-fill up ng mga bagay-bagay. Imbis na yung wallet, ang kailangan mo na lang gamitin is yung domain name mo. So set as primary. So naka-primary na pala siya. So check natin. Account. Check natin kung ay nandiyan pa tayo sa account. So refresh natin. So hindi ko sure pero dapat Coro, ayan, Coro NFT na ilumabas dito kasi ito na yung mismong nakaset na primary ko
na domain name dito kay Aptos. So if ever gusto nyo mag-mint ng iba pang domain name, mag-mint lang kayo. And then, pwede kayo magpalit-palit ng primary. So nag-expire to after 1 year. Ayan, nakalagay dito. November 6, so 1APT yung registration niya for 1 year. So next naman natin is kay Blue Move. So gagawin natin is bibili tayo ng NFT. So kahit anong NFT lang yan, is either yung nagustuhan nyo or mga mura lang. So ito naman nakita ko pagpunta ko dito sa kanilang website. Connect nyo yung wallet nyo. So I think na-connect na ako dito. Ayan, na-connect na ako. Tapos ang pinili ko lang ito, yung Aptos 1 na mainnet na NFT. So ang floor price kasi niya is 0.154 lang. So wala kasi ako nito. I think free to dati pag may nagawa kang quest ata kay Aptos. So not sure, no. So ito na lang yung bibili ko. So mamili ka lang dito. So syempre pinakamababa lang, pero refresh natin kasi baka nabili na yan and hindi siya updated. And hindi nga siya updated. So nabili na yun. So ito 0.154. So click nyo na lang kahit ano dyan. So ako ito na lang kasi baka nabili na yun nasa unahan. So buy item. So around $1.1. So approve natin. And wait lang natin matapos yung transaction. And as soon as you executed successfully, so pwede mo siyang check. So my profile, punta ka dyan. Or my items pala, sorry. Ayan, so kung si meron na ako, no, dalawa, which is yung APT na, I mean yung domain name natin kanina, tapos yung bagong bili natin na NFT. So next step natin is kay Topaz. So kayo nang bahala kung gusto nyo dagdagan yung binibili yung NFT dito kay Blue Move. Ako isa lang naman. Kay Topaz ako maraming bibilin. So ito, so pagpunta nyo kay Topaz, ito yung kanilang mismong main page, or makikita nyo yung mga trending collections dito, no. So ayan, according naman siya sa volume and sa floor price. So total volume ito, second column. Floor price is ito. So makikita nyo ang rank 1 is Aptos Dragon Ball. So di ko alam kung anong use case nito, but ang mahal. So around 51.2 Aptos to. So mga nasa $350. Total volume niya is 1.1K. So ang ginawa ko dyan, nagpunta ako sa mga next page. So around mga dito ata. So 40 to 60 na ranking. And then naghanap lang ako ng mababa yung price. And ito na yun, yung lima na to. So naka-open na siya sa akin. So una ko is ito, si Abel Lions. So gagawin ko lang is floor price. So bibili ako ng isa. So refresh muna natin para guys, kasi baka nabili niya sa una na yun. And so kung sino nabili na siya, so bili tayo ng ito, isa. Detail, buy now, 0.2. So kayo bahala kung gusto niyo mas mababa pa. Meron kasing mas mababa pa dyan. So ang ginagawa ko dito is hindi ko na tinitignan yung utility niya. So basta mababa lang yung price binibili ko. Ang gusto ko lang naman dito is magkaroon tayo ng transaction and NFT kay Aptos if ever. Next naman natin is to si Anime Shots. So refresh ko lang ulit. And 0.03. So hanap tayo. So ito gusto ko mayak na pusa. So 0.035. So mura lang yan guys. So kung gusto nyo, isang NFT lang per week, okay lang din naman yun. Pero kasi lima na agad. And sa Blue Move isa. Next is ito kay Apto Samurai. Refresh ko lang ulit. And ang bibiliin ko syempre yung type ko, kasi mura naman to eh. Kumukha to ni Leonidas, no, from 7 Deadly Sins. So hindi ko alam kung saan to ginawa. I mean, halata naman, nagawa siya ng AI. So siguro ito na lang. Or ito na lang. Buy now. And approve ko lang to. Ayan. If ever gusto nyo i-check yung mga laman ng NFT nyo, punta ko ulit sa may profile dito kay Topaz. So NFT marketplace naman to. So pwede nyo rin check yung mismong wallet. So pero ito kay Blue Move. And for example, refresh natin yan. So dapat nandito na rin yung iba nating binili. So yun, si N5 on wallet. 5 daw. Pero hindi pakita yung iba. Not sure bakit na. So nandito siya kay token V1. So next naman natin is kay Pixel Zombies. So siguro ito na lang bibiling ko. So parang hindi ko na i-refresh. Ito na lang, simple lang. Ito medyo iba yung background niya, dilaw. So approve ko lang. So ulitin ko guys, kayo nang bahala kung ilan and kung ganong kadalas yung transaction nyo kay Aptos. Basta mahalaga is magkaroon kayo ng transaction and medyo mabuhay yung wallet nyo.
So next naman natin is kay Aptos Krakens. So refresh ko lang kasi hindi nag-load yung image ng iba. Or baka sira yung metadata. So pipiliin ko na lang ito na lang. So kahit ano guys ha. Ulitin ko. So details. So naklik ko yung details. Sorry. So click ko lang itong buy. Buy now and then approve. So maganda talaga ito si Aptos kasi napansin nyo. Mabilis lang yung mga transaction ko dito and mura lang yung gas fee. So kung makikita nyo, meron akong 7 ata kanina na APT. And right now meron akong 5.3. Tapos nag-mint pa ako ng mga NFT noon tsaka nung domain natin kanina, domain ID. Ayan. So next naman natin, ayan, tapos na natin to, no? So nakabili tayo mga NFT. So next natin is maglalaro tayo nito, itong Aptos Arena. So pakita ko sa inyo. So first time ko lang din ito lalaroin. So bear with me if ever may mga mali akong magagawa, no? Ayan, pagpunta nyo sa website, nakita ko na to kanina, co-connect ka lang. So gawa siya ng Unity or made with Unity, Aptos Arena. Ayan, so medyo ano to, no? Medyo maingay yung laro nila. Kaya klinos ko kanina. Ayan, connect your wallet. Tapos gamit ko is Petra, guys. Ayan. Then Asia server to. Palitan nyo kasi ang naka-default is EU. And then guys, may bayad nga pala, no? 0.02. Hindi ko sure kung pwede ibahin yung pangalan, pero I think bawal. Check natin yung controls, kung ano yung controls. WASD, shoot, space, change weapon. Sobrang dali lang naman pala. So, play natin, 0.02. Paying, murang-mura lang, no guys? If ever, makasampung laro ka, 0.2 APT lang. Pero ako, siguro, pa isa-isang laro lang gagawin ko dito. If ever na gustuhan nyo, try nyo laruin. Halos everyday siguro. Ayan, mabilis naman maghanap ng match. Ayan, browser lang to guys ha. Select your spawn location. Ayan. So, magkiklik ka pala. So, nag-click lang ako dito. Ayan guys. So, so, wala pa akong gamit. So, hindi ko sure kung paano gagawin dito. Kung nasan yung mga kalaban. So, siguro para siyang ano, PUBG. Yung mga survival game, naglalaro ba kayo ng mga ganun? Pero nasa taas yung camera. Hindi ko sure, hindi siya namumove, no? Tinatry ko right click. So wala pa akong gamit. Walang weapon. Ito guys, may crate ako nakita. Ayun, naglo-load tapos tatayo ka lang pala dun. Ayun guys, nakapulot ako ng barrel. 25 lang yung ammo. So wala pa akong nakikita ang kalaban. So pwede atang barrelin to, no? And sumasabog yun guys pag binaril nyo, medyo malakas. Ito guys, parking space. Hanap tayo ng kalaban. So medyo wala pang kalaban, no? So one lang guys. So ako lang ata yung tao, so hindi ko sure ah. Pero ang habol lang naman natin dito is magkaroon tayo ng transaction dito sa mismong laro nila. Pwede ka ng weapon. So sa Asia kasi ako naglaro, baka konti lang naglalaro dito. So mamaya try natin sa EU. Pero baka kasi naglalag. So hindi ko rin sure kung paano matatapos yung laro kasi paano yan kung mag-isa lang pala ako. Tapos paano ko mananalo? Wala rin naman siyang time limit na nakalagay. So guys, maganda ito na pag marami kayo kasi parang nakakalibang siya. Tapos 0.0 APT lang yung mismong entry or ano, fee niya, no? Nakakalibang siya laruin. Kaya lang wala akong kalaro guys. Hindi ko sure kung paano ito matapos. Kasi kahit in-escape ko siya, wala akong lumalabas. Hanapin natin. Hanap tayo mga pwedeng gawin, no? Ito guys, merong playground. At least guys, meron tayong transaction kay Aptos Arena. Kahit wala tayong kalaro. So I think tatapusin ko na lang muna dito yung video habang naglalakad-lakad ako dito and naglilibot-libot kay Aptos Arena. And sana nagustuhan nyo itong gandong video, mga airdrop contents, no? If ever may questions kayo or clarifications, mag-comment lang kayo sa ating comment section. And syempre mag-leave lang kayo ng like and syempre mag-subscribe na rin kayo, no? So tuloy-tuloy lang ang paggawa ko ng airdrop contents kasi naghahan talaga ako ng mga airdrop. And guys, meron nga palang balibalita na si Layer 0 is medyo malapit na siya magkaroon ng airdrop. So, snapshot. So, hindi ko sure kung natapos na yung snapshot ni Layer 0. Pero yun nga, magkatransact pa rin ako dyan ngayong week and upload ko siya this weekend. So, yun lang guys. For Aptos
possible airdrop, which is airdrop 2.0 ni Aptos, no? So sana nga, so sana nga magkaroon sila ng airdrop and sana maging qualified tayo. So magta-transact ako dito weekly, pero hindi ko na papakita sa inyo kasi puro swap lang naman yan. Tapos baka maglaro lang ako ng Aptos Arena every now and then. So at least nagkaroon na kayo ng idea kung paano yung mga dapat yung gawin. For example, ayan, kailangan yung mag-transact, mag-bridge, mag-swap. Tapos kung ano pa yung mga ibang available sa Aptos ecosystem, libutin nyo na lang. So yun lang guys, and good luck sa airdrop hunting.